Kaya tayo, mga minamahal ko, kaya mayroong paglilingkod sa Diyos. Amen? Kaya tayo nagtitiis, nagsasakripisyo. Ginagawa natin ang kalooban ng ating malapanginoon. Bakit? Yan po ay paghahanda. Amen? Inihanda natin ang ating sarili. Kung dumating man ang tinatawag na kamatayan, hindi baka sakali yung ating kaligtasan. Amen! Kaya tayo naglilingkod. Sinusunod natin ang kalooban ng ating malapanginoon. Kahit may kahirapan, kahit may pagtitiis, nandito pa rin po tayo. Bakit? Na alam natin, may pangako ang Diyos, ang langit at buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating napakabay na Diyos. Kaya ito na po ang malayong pagkakataon na binibigay ng napakabay na Diyos sa lahat ng mga tao. Amen po ba? Dahil, mga minamahal, nasabi ng banal na kasulatan, lagi nating alalahanin ang mailalang sa atin habang tayo nasa kabataan. Amen! Let magsayang praise the Lord. Sabi ng Ecclesiastes, Kapitulo 12, ang talatay 1, kindly po. Ecclesiastes 12, ang talata ay 1. Alalahanin mo rin naman ang mailalang sa iyo sa mga kaarawan na iyong kabataan. Bago dumating ang mga masamang araw at ang mga taon ay lumapit, pagkagayon, sasabihin, wala akong kaluguran sa mga iyon. Amen. Palakpakan po natin ang ating napakabuhay Diyos. Lagi pong pinapaalala ng Diyos. Amen. Na tayo likha ng ating malapanginoon, ginawa tayo ayon sa kanyang wangis. Kaya sabi ng banal na kasulatan, habang tayo po ay may nasa kabataan, ibig sabihin, habang ikaw ay malakas, habang ikaw ay may hininga, amen! Habang matinupay yung isip mo, habang may oras ka pa na gawin ang kalooban ng ating malapanginoon, ito na po ang binibigay ng Diyos sa lahat ng mga tao, sa atin lalo na. Amen po ba? Kaya huwag nating sayangin ang binibigay na pagkakataon ng Diyos, malayang pagkakataon ng Diyos. O papaano na? Amen? Papaano na kung paintulutan ng Diyos na ikaw ay magkasakit? Hanggang ang iyong hininga, hanggang sangalangala na lang. Hanggang hindi ka na makalakad. Gusto mo pang paglingkuran ng ating malapanginoon? Gusto mo pang dumalos sa gawain ng ating malapanginoon? Hindi mo na kaya. Amen? Let mag-sign, praise the Lord. Lalong-lalo na kapag ugod-ugod ka na, mahina ka na, matanda ka na, doon po lang maisip na gawin ang kalooban ng ating malapanginoon. Mga minamahal, huli na ang lahat. Amen? Kaya ito na po ang malayang pagkakataon na binibigay ng Diyos sa lahat ng tao, lalo na sa atin, mga tunay na anak ng Diyos. Lahat mag-sign, praise the Lord. Upang tayo po, mga minamahal ko, ay makapaghanda sa tinatawag na kamatayan. Lahat mag-sign, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating napakabay na Diyos. At ano pa? Ano pang pangalawang bagay na nakakatakot na dapat nating paggandaan ng mga mananampalataya? Sabi ng Hebreyo, Kapitulo 10, ang talata 31, kindly. Mga Hebreo, Kapitulo 10, versikulo 31. Kakilakilabot na bagay ang mahulog sa mga kamay ng Diyos na buhay. Amen. Palakpakan muna po natin ang ating napakabay na Diyos. Ito po yung dapat paggandaan ng mga Kristiyano. Na mahulog ka sa kamay ng Diyos na buhay. Kaya pinag-iingat tayo ng ating manapanginoon. Sa ating pong paglilingkod, hindi po tayo kumpiyansa sa ating sarili. Amen? Hindi mo masasabing matagal ka nang naglilingkod sa Diyos? Hindi mo masasabing ikaw ay matatag na Kristiyano?
Anong sabi ng Biblia? Pinag-iingat pa rin tayo ng ating mga Panginoon. Sabi ng Unang Korinto, Kapitulo 10, ang talatay 12, kindly po. Unang mga taga Korinto, 10, ang talata ay 12. Kaya't ang may akalang siya'y nakatayo, mag-ingat na baka mabawal. Amen. Pinag-iingat tayo ng ating mga Panginoon dahil maraming mananampalataya na nawala sa paglilingkod sa Diyos, nahulog sa kamay ng Diyos na buhay. Hindi nila iningatan yung kanilang kaligtasan. Dahil ang kaaway ng Diyos, ayaw na ayaw ng kaaway ng Diyos na tayo po'y mapunta doon sa pangako ng ating mga Panginoon. Ayaw ng kaaway ng Diyos na tayo mananatili sa paglilingkod sa ating mga Panginoon. Siya po ay gagawa at gagawa ng pamamaraan upang ako tayo lahat ay mawala at mahulog sa kamay ng Diyos na buhay. Amen po ba? Lahat magsayang praise the Lord. Kaya lagi nating dinadalangin, lagi nating sinasamo, lagi tayong umiiyak sa Diyos na tayo po ay panghawakan. Amen? Panghawakan ng Diyos na mananatili hanggang sa paglilingkod, hanggang sa muling pagbabalik ng ating mga Panginoon. Subalit, maraming mananampalataya naging kumpiyansa sa kanilang sarili. Yung mga ibang mananampalataya na akala nila napakarami nilang alam sa banal na kasulatan. Marunong sila sa banal na aklat. Subalit, hanggang doon lang sila na marunong sa banal na kasulatan. Alam nila ang nakapaloob dito. Subalit, hindi nila ginagawa ang kalooban ng ating mga Panginoon. Useless. Amen? Kahit alam mo mula sa Genesis ng Revelation ang nakapaloob dito, kung hindi mo naman ginagawa, wala rin kabuluhan, walang kwenta. Amen! Yung mga ibang mananampalataya, talagang nanalig sa kanilang sariling kaunawaan, nagkumpiyansa sa kanilang sarili, kaya hindi nila pinag-ingatan. Amen! Yung mga iba talagang very busy sa kanila pong buhay, sa kanilang negosyo. Wala silang panahon na dumalo sa gawain ng ating mga Panginoon. Wala silang panahon na manalangin, magpuri, magpasalamat sa Diyos sa natanggap nilang mga pagpapala na ibinigay ng Diyos. Hindi nila man naisip na dumalo sa gawain ng ating mga sa kabila ng napakaraming pagpapala na ipinagkaloob ng Diyos sa kanila. Subalit, tandaan natin, mga minamahal, nasabi nga nung napaliwanag kanilang kapamanggagawa, ang kaaway ng Diyos ay nagpapayaman din. Pwede kang payamanin ng kaaway ng Diyos. Amen? Kung hindi mo iingatan ang pagpapala na pinagkaloob ng Diyos, pwede mong ikawala ito. Pwede kang mahulog sa kamay ng Diyos na buhay. Kung hindi mo iingatan. Hindi ka maingat sa iyong kaligtasan. Naalala ko, mayroon tayong kapatiran nung gawain pa natin doon sa Estrada. Pwede naman nilang lakarin. Ano lang, mga minamahal ko talagang pwede nilang malakad lang ang gawain. Napakalapit. Alam niyo po, kung pag-uusapan yung material na bagay, pinayaman po sila. Pinayaman sila. Subalit, nakalimutan nilang yung pinakamalagang bagay na, sa kanilang buhay, yung paglingkuran ang Diyos. Totoo po yung sabi ng banal na kasulatan, ang pagpapala ng Diyos ay nagpapayaman. Hindi dinaragdag ang kapanglawan. Tandaan natin, kung hindi tayo maingat, hindi natin iingatan yung ating paglilingkod, ang ating kaligtasan, dahil ang kaaway ng Diyos ay nagpapayaman din. Subalit, alam mo ito, kung ang pagpapala ay nagbubuhat sa Diyos. Sabi ng Kawikaan, 10, ang talata ay 22. Mga Kawikaan, 10, ang talata ay 22. Ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman, ay
nagpapayaman at hindi niya idinadagdag ang kapanglawan. Amen. Kapag galing sa Diyos ang pagpapala, hindi dinadagdag yung kapanglawan. Ibig sabihin, hindi ka mawawala sa paglilingkod sa Diyos. Amen! Subalit, nakakalungkot lang. Mayroon tayong isang pamilya po sila. Mga minamalanggang ngayon talagang, kapag naiisip po namin talagang nalulungkot po kami, ilang beses naming napaluwap, mga minamahal. Talagang, wala silang panahon. Pinagtigas ng kaaway ng Diyos ang kanilang kalooban. Yung kanilang gugustuhin, lahat ng mga masasarap na pagkain, lahat ng mga magarang sasakyan na gugustuhin nila, nasa kanila lahat. Subalit, hindi nila alam, mga minamahal ko, ito po'y patibong ng kaaway upang sila ay mahulog sa kamay ng Diyos na buhay. Kaya ang buhay nila, mga minamahal ko, ito po'y naging miserable. Isipin niyo po, nagkasakit lang yung kanyang asawa, mahina lang yung kanyang asawa. Naghanap ng ibang kasama. Kaya nakakatakot na bagay ang mahulog sa kamay ng Diyos na buhay. Lahat magsayang praise the Lord! Sipin niyo po, pinaintulutan lang ng Diyos na magkasakit yung kanyang asawa. Naghanap ng iba. Kaya, mga minamahal ko, totoong sabi ng banal na kasulatan, ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng bagay ng kanyang tinatangkilik. Mapasayo na lahat ang kangyaan sa buhay, ang kayamanan dito sa bundong ito. Subalit, ikaw ay mawala, mahulog sa kamay ng Diyos na buhay. Mababali, walang kwenta lahat ng bagay. Amen! Let mag-sign, praise the Lord! Palakpakan muna po natin ang ating napakabay na Diyos. Naging miserable ang kanilang buhay. Nung nakaraang mga kusada, mismo yung abang lingkod, pinuntahan ko sila doon. May sakit. Brad, lehas mo nga ako, Brad. Sabi ko, hindi ko mapigilan, mga minamahal ko, na talagang umiyak ako sa kanyang kaarapan, mga minamahal ko. Sabi ko, Kuya, mahal ka ng ating Manapanginoon. Magbalik loob ka sa ating Manapanginoon. Alam niyo po, mga minamahal ko, siya'y napaiyak. Subalit, hanggang dun lang, mga minamahal, dumating bigla yung panibago niyang kinakasama. Dahil ito pa pala ay sa ibang pananampalataya. Yun pa yung napakahirap. Amen. Hallelujah. Let mag-sign, praise the Lord. Kaya totoo po, mga minamahal ko, magiging miserable ang buhay ng isang mananampalataya kapag siya po ay nahulog sa kamay ng Diyos na buhay. Mawawala na siyang kagalakan, peace of mind and peace of the heart. Na ito ay wala sa karagyaan sa buhay. Wala ito sa kayamanan sa sanglibutan ito. Wala sa mga kaibigan sa sanglibutan. Kundi ito po ay dulot ng ating Malapanginoon. Habang tayo naglilingkod ng totoo, ginagawa na natin ang kalooban ng ating Malapanginoon, ang kapayapaan ng ating mga puso't isipan ay mananatili sa atin. Amen? Kahit hindi mo masasabing ikaw ay mayaman, maraming nagkamal ng mga pananalapi, maraming pananalapi, subalit ikaw ay naglilingkod ng totoo, igit pa yung mayaman na tao. Daig mo pa yung mayaman na tao dahil ikaw ay naglilingkod sa tunutong Diyos. Nasa iyo ang tunay na kayamanan. Palakpakan po natin ang ating napakabay na Diyos. Lahat mag-sign, praise the Lord! Kaya yan po yung dapat nating pagandaan. Kaya lagi tayong nagsusumamo. Kaya mayroong paglilingkod sa Diyos. Amen? Rinimain lagi tayo ng ating mga magulang sa ating Malapanginoon sa pamamagitan ng salita ng ating Malapanginoon.
na huwag tayo magpabaya. Sabi ng Biblia sa Pilipos, Kapitulo 2, ang talata'y 21, work out your own salvation and fear and trembling. Amen po ba? Lalo magsayin praise the Lord. Yung palang kaligtasan po natin, ito po ay ipinagtatrabaho. Amen po ba? Amen po ba? At ang kaligtasan po natin, tandaan po natin, ito po ay individual. Kaya sabi doon, work out your own salvation with fear and trembling. Ipinagtatrabaho ang ating kaligtasan, nakasama po. Amen? Yung takot at panginginig. Kaya laging tagubilin ng ating malapanginoon sa lahat ng mananampalataya, tayo maglingkod. Amen? Na magkaroon ng banal na takot. Lahat magsayang praise the Lord. Kaya kapag ang Kristiyano ay mayroong banal na pagkatakot sa ating malapanginoon, hindi niya magagawang labagin ang kalooban ng ating malapanginoon. Siya'y laging nag-iingat sa kanyang kaligtasan. Amen! Let magsayang praise the Lord. Palakpakan po natin ng ating napakabay na Diyos. Kaya tayo po'y naglilingkod. Ginagawa pa rin natin ang kalooban ng ating malapanginoon. Kahit may sakripisyo, kahit may pagtitiis, upang tayo po'y manatili sa paglilingkod sa ating malapanginoon. Palakpakan po natin ang ating napakabay na Diyos. At dumako na po tayo sa pinaka-uli, ang pangatlong mahalagang bagay na nakakatakot na natin pagandaan. Ang pinaka-uli, mga binamay ko, nasabi ng banal na kasulatan sa Mateo, Kapitulo 24, ang talata po ay 40 hanggang 41. Ang Ebanghelyo ay kay Mateo, Kapitulo 24, Versikulo 40 hanggang 41. Kung magkagayoy sa sabukid ang dalawang lalaki, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Dalawang babaeng nagsisigiling sa isang gilingan, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Amen. Palakpakan po natin ang ating napakabay na Diyos. Ang pangatlong huli, mga minamahal ko, na dapat po nating paggandaan at dapat tayong matakot. Amen. Lahat magsayin praise the Lord. Dahil ipinangako ng ating malapanginoon, siya po ay muling magbabalik upang dagiting buhay ang kanyang mga anak. Sabi dito, kung magkagayoy, sasabukid ang dalawang lalaki at ang isa'y kukulit at ang isa'y iiwan. Dalawang babae na nagsisigiling sa isang gilingan at ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Tinutukuyan po dito mga minamahal ko, ang muling pagbabalik ng ating malapanginoon. Anumang oras, anumang sandali, tutunog ang pakakak ng ating malapanginoon. Let magsayang praise the Lord. Dahil lahat ng mga palatandaan na ibinigay ng Diyos na bago siya babalik upang kuning buhay ang kanyang mga pinagpalang mga anyang mga anak. Noon pa man hanggang sa panahon po natin ngayon, nakikita natin at nararamdaman natin na palapit ng palapit ang pagbabalik ng ating malapang. Kaya sabi ng banal na kasulatan, kapag nakita nyo ang mga bagay na yan, mga palatandaan na pinakikita at pinaparamdam ng ating malapanginoon, talastasin nyo, sabi ng banal na kasulatan, na siya'y malapit na, na siya'y nasa pintuan na nga. Palakpakan po natin ng ating napakabay na Diyos. Kaya ang nakakatakot na bagay, mga minamahal, na kung isang mananampalataya ay maiwan sa tinatawag na rapture. Kung mayroong kukuning buhay ang ating malapanginoon, mayroong ding maiiwan. Yun ang dapat nating katakutan. Yun ang dapat nating paghandaan. Yun ang dapat nating katakutan. Nakakatakot na bagay. Nasabi ng ating minamahal, kagalang-galang nating mga magulang sa ating malapanginoon noong pa man hanggang sa panahon po natin ngayon. Lahat ng mga beloved children, lahat ng mga mangangaral, lagi tayong re-remind ng ating malapanginoon bang hindi tayo makalimot upang laging nakatanim sa ating mga puso't isipan ang mga salita ng ating malapanginoon.
Sabi ng ating binabad kagalang-galang natin po, mga pastor, kapag bumalik ang ating mga Panginoon, kukuning buhay ang kanyang mga anak at yung mga maiiwan na sabi ng ating mga magulang sa ating mga Panginoon, 1% na lang ang kanilang kaligtasan. Mga minamahal, gaano kahirap ito. Kung mayroon nga maiiwan kapag dumating ang ating mga Panginoon, huwag kayong magpatatak. Kahit anumang mangyari. Amen! Let magsign praise Lord! Dahil yung mga maiiwan, dahil marami pong mga alagad ng kampo ng kadiliman, ang diablo na mga demon possessed na mga tao na manguhuli sa mga mananampalataya na maiiwan sa tinatawag na rapture. Kaya yung mga iba, sabi ng ating mga magulang sa ating mga Panginoon, magtatago sa mga yungib, mamumundukan. Dahil alam nila, kapag sila'y nahuli, mga minamahal ko, hindi pangkaraniwang bagay ang kanilang mga naranasan. Daraan po sila sinatawag na tripling torture. Lahat mag-sign praise the Lord. Nasabi ng Biblia, pakibasa muna po dito sa Mateo, Kapitulo 24, ang talata 9. Ito po'y tinutukuyan sa mga maiiwan na mananampalataya. Nasabi ng ating mga magulang sa ating mga Panginoon, 1% na lang ang kaligtasan nila, yung pugot ang ulo. So bakit, bago nila maranasan yan, nasabi ng Biblia, daraan po sila sa tripling torture. Grabing kahirapan na hindi pa na naranasan magmula nang sila po ay nagkaisip. Hindi nila pa naranasan. Pakibasa sa Mateo 24, talata 9. Ang Ebanghelyo ay kay Mateo, Kapitulo 24, versikulo 9. Kung magkagayoy ibibigay kayo sa kapighatian, at kayo'y papatayin, at kayo'y kapupuotan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. Amen. Palakpakan po natin ang ating napakabay na Diyos. Ito po, tinutukuyan dito yung mga maiiwan. Nasabi ng ating minamahal kagalang-galang natin po, mga pastor, yung 1% na pugot ang ulo. Kaya sabi dito, ibibigay sila sa kapighatian, sa kahirapan, at sila'y papatayin. Amen? So, balit, bago sila umantong sa kamatayan, bago sila mapugot ang ulo, kung ikaw ay mahuli, pabalatan ka ng buhay. Lalaplapin yung mga talampakan mo, dudukutin yung mga mata mo, tatanggalin yung mga tenga mo, aalisin yung ilong mo, dudukutin yung mga kuko mo, papalakarin ka sa asin. Kung ito po ay sinasabi lang natin, kung ikaw ay spiritual, kung ikaw ay totoong naglilingkod sa Diyos, nakakapangilabot, nakakatakot. Let mag-sign praise the Lord. Let magsabing amen. Kaya kung maiiwan ka man, may mga mananampalataya maiiwan, 1% na ang kanilang kaligtasan, kahit anumang mangyari, kahit dumanas ka ng kahinapan, torture, huwag kang magpatatak, huwag mong tanggapin ang tatak ng kaaway. Dahil kapag tinanggap mo yan, walang hanggang kaparusahan, doon ka na sa kaaway ng ating mga Panginoon. Lahat mag-sign praise the Lord. Kaya kung iisipin po natin, mga minamahal ko, kung tatanungin ko po ang bawat isa sa atin, wala pong ibig na makaranas nito. Amen! Let mag-sign praise the Lord! Kaya binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos. Habang tayo may pagkakataon, habang tayo may oras, na ito na po ang panahon na tayo magpatuloy na magpakainit. Amen! At mag-sign praise the Lord! Alam niyo po, mga minamahal, nasabi ng banal na kasulatan po, magtiis din naman tayo, pagtibayin natin ang ating mga puso, sapagkat ang pagpaparito ng ating mga Panginoon ay palapit ng palapit.
Lahat mag-sigh, praise the Lord. Maraming tinitiis ang isang Kristiyano abang tayo na dito sa lupa. Subalit, sabi ng Biblia, Mateo 24, talata 13, datapot ang magtiis hanggang sa wakas, siyang maliligtas. Ang Ebanghelyo ni Lucas 21, talata 19, sa inyong pagtitiis ay may pagwawagin ninyo ang inyong kaluluwa. Palakpakan po natin ang ating napakabay na Diyos. Marami tayong tinitiis sa ating buhay bilang Kristiyano. Minsan pinapahintulutan na hindi nating inaasam na mangyari sa atin ang karamdaman sa ating katawan na sinusubukan tayo ng Diyos upang sa kabila nito kung tayo pa rin ay maglilingkod, magpapatuloy, gagawin pa rin natin ang kalooban ng ating mga Panginoon. Amen! Subalit kapag nakita ng Diyos, kahit may karamdaman ka, ika'y lubos na nagtitiwala sa ating malapang sinisikap mo pa rin na gawin ang kalooban ng ating malapanginoon. Aleluya! Ang Diyos ay totoong malulugod sa iyo. Palakpakan po natin ng ating napakabay na Diyos. Kaya sabi ng uling talata, tayo darako na sa uling talata, Kawikaan, Kapitulo 28, talata 18, at ihanda na po natin ang ating aawitin. Aleluya! Mga Kawikaan 28, ang talata ay 18. Ang lumalakad ng matuwid ay maliligtas, ngunit siyang masama sa kanya mga lakad ay mabubuwal na bigla. Amen. Palakpakan po natin ang ating napakabay ni Diyos. Kaya kapag ikaw ay lumalakad ng matuwid, ginagawa mong matuwid ang kalooban ng ating mga Panginoon. Dumaan ka man sa kamatayan, paintulutan naman ng Diyos ang kamatayan sa iyong buhay. Dumaan ka man sa kamatayan. At kung ka man ay dumating sa tinatawag na panghihinaan ng loob, panlalamig, subalit hindi aayaan ng Diyos na ikaw ay lubos na malugmok, na ikaw ay mawala sa kamay ng Diyos na buhay dahil matuwid mong ginagawa pa rin ang kalooban ng ating mga Panginoon. Amen! At kung ikaw ay matuwid na ginagawa mo ang kalooban ng ating mga Panginoon, anumang oras tutunog ang pakakak ng ating mga Panginoon, biglang magkakaroon ng rapture, babalik ang ating mga Panginoon. Hindi ka mangangambay, hindi ka matatakot, dahil alam mo na matuwid na ginagawa mo ang kalooban ng ating mga Panginoon. Palakpakan po natin ng ating napakabay na Diyos. Kaya dakila ang pag-ibig ng Diyos. Amen! Dakila ang pag-ibig ng Diyos. Na kung minsan tayo nagpapababaya, na ito'y nagkukulang, mga minamahal. Subalit ang malawak na pangunawa ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos ay nananatili pa rin sa atin. Ayaw ng Diyos na tayo mawala sa kamay ng Diyos na buhay. Aleluya! Purihin ang ating mga Panginoon. Palakpakan po natin ang ating napakabay na Diyos. Awitan natin ang ating mga Panginoon. Aleluya! Aleluya!